Ito naman yung mga 7 healthy habits lang na paalala ngayon na ating pinagdiriwang ang araw ng mga puso ay ito po ay kailangan yung mas kumilos o gumalaw at mag-ehersisyo, kumain ng tama, balanced diet, maraming gulay, isda at mga mayaman sa mga bitamina at minerals na mga pagkain, yung pagiging malinis, hindi lamang ang sarili, yung ating pong paghuhugas ng kamay, ang cleanliness, napaka mahalaga po ito. At ang pagbabakuna ay hindi lang po sa COVID, ang mga bata, ang vaccination, mga vaccine preventable diseases, napakamahalaga po ang proteksyon laban sa measles, polio, at mga diphtheria, pertussis, tetanus. Kinakailangan po ay talagang mabakunahan din ang mga bata. At syempre, let's all totally, completely avoid smoking, tsaka vaping, at saka ang alcohol ay dapat din pong magbawas. In fact, may mga pag-aaral ngayon na kahit na konting alcohol ay nakakapinsala pa rin sa puso, ano? So there is no longer such a thing as a safe level of alcohol in the blood, ano? And of course, say no to drugs. And then yan pa pong mga iba natin, care for yourself and care for others. Ang ating pong pagmamalasakit sa iba ay isa rin po sa mga healthy habits na ating pong pinaiiral at pinag-iibayo. At practicing safe sex, lalo na ngayon na araw ng puso, kailangan mag-condom para hindi po magkaroon ng HIV/AIDS, Mr. President, tulo o yung mga ibang mga sexually transmitted diseases. So at ayaw din natin ang mga pagbubuntis na hindi sinasadya, so kinakailangan po talaga ng proteksyon. Tapos do no harm, put safety first. Kinakailangan po ay ang pag-iingat lalo na sa kalsada, katulad ng pagsusot ng mga helmets. Mataas po ang ating accident rate because of vehicular and in particular motorcycle accidents, no? Maraming pong namamatay because of accidents, no? So lahat po ito kailangan pa iralin po natin para makamit po natin ang healthy Pilipinas. Huwag po natin kalimutan ito pong mga paalala mula po sa inyong Department of Health at ang Interagency Task Force.